Bah, tagak. Lab-lab. Naon sa man ning isa na? Ay, hindi ko sila maintindahan. Kaya minsan, pag hindi ko na talaga kaya, sinasabi ko, sorry, I'm not really good in Deutsch. Kasi, ina-understand ko sila, guys, pero hindi mo talaga ma-understand minsan kasi paspas ang lakas. Guys, nasa ano na tayo ngayon? Nasa Clea Hospital para sa aking MRI at EEG. Naantay ako ng turn ko. Ang aga, guys. Madilim pa. Good morning pala. Nakamas man tayo eh. Hirap magsalita. Guys, natapos na tayo sa force. Ano na tayo, guys? Sa EEG. Natapos na ako sa MRI. At EEG na tayo. Nasa elevator pa ako. Ano ba to? Ang dito guys, ganyan oh. May social distancing talaga. Yun yung sa labas. Ang lamig sa labas oh. Doon ako. Antay ko ang turn ko. Diyan ako ng hospital guys. So guys, natapos na ako at pauwi na ako. Ang lamig man di ay. Uy, grabe, nanginginig ako sa lamig. At siguro dahil sa nervous na kinakabahan din kasi ako kanina. Kinabahan ako sa, ano ba yun? Yung sa EEG kay ang daming wire. So, at gutom na ako kasi wala akong pamahaw guys. Hindi ako kumain kasi ang aga kong umalis. Hinatid ako ni Frank tapos umalis din siya kasi bawal pumasok din naman. Layo-layo pa yung lalakarin ko guys kasi walang bus station dito. Banda meron pero apike, malayo sa ano. Pero doon lang naman, malapit-lapit lang din. Hindi naman masyadong malayo. Lalakarin ko. Guys, nandito na tayo sa bus station. Sus, ako lang mag-isa dito ng tao. Bus 779. Dadating siya at 9:15. And yes, yung bus ko. So guys, lakad tayo papuntang bahay. Malapit na ako. Alas 10 na guys. Gutom na talaga ako. Malis ako ng bahay at 7:30. Tapos ngayon, ano na, alas 10. Tingnan nyo mga ano dito guys. O, mga matatanda guys. Kahit matanda na naglalakad, malakas na malakas pa din. Ayan nyo dito guys. Pakita ko sa inyo ang aming lugar. Ayan, may tangsteli dyan. Gas station. Dyan lagi kami bumibili ng pag meron kaming gustong inumin na wala sa bahay. Ito yung highway talaga. Ayan. Ah, merong sun oh. May sunshine. Diyan ako galing. And then doon naman, sa ibang banda. At ayun yung bahay namin doon. Ayan. Kita yung bahay namin guys. Yung may blue.
yung white na building na may blue. Kaya pwede sana akong sumakay ng bus na magto-turn, pero feeling ko mas okay dito. Dito tayo daan. Pwede ako doon dumaan, pero dito tayo para shortcut. Ayan, ang lawak dito. Uy, putik pala. Ayan. Ayan ang bahay namin. Uy, gihangak ko, gigutom. Ano, kayun ko. Kayun ko, guys. Nakalimutan kong manghihidaan din sa ano ba, sa hospital. Nagmamadali kasi ako kasi alam mo na COVID, iwas ano tayo. Doon na ang aming bahay. So andito na tayo, guys. Kasi I hear your voice since. What? Oh my god, the lollipop. The lollipop that I told, I buy you next, give you more kwan. Brother, what's wrong? He wants to. What? You want to go out? Huh? Forget this. To put, since you ang saya mo na nakakita sa akin ba? Uy, careful, Francine. Kwa, take off this one. Yeah. Brother, brother. Ha? Tagak. Lablab. Naon sa maning isa na. Eh, kung mas good brother doesn't want to go and smash his fatty. Boom, gudum, gudum. Ako sa pinitumbo atin. Yeah? Is a boom boom? A day. Yeah? Is it yummy? Yummy egg. Swallow. Yum. Yeah. Jug. Pink. Maning ano ni Francis? Oh, Francine pa to ba? Pamana ni Francine. Pamana siya yung brother. Pamana, hindi na akong bumili ng bago eh. Kasi ano ba naman? Ano to? Sayang din naman to at hindi na magamit. Na? Na? Cook na? Hi guys! Good evening! Ngayon lang tayo nakabalik. Kasi ano, kanina pagdating ko, no, busy, nakita nyo naman yung mga bata. Para silang nakakita ng ano, ng... Parang nila kung hindi ako nakita ng isang buwan. Naano sila agad, na-excited at naano. Nang makita ko nila ako at saka nag-nap ako, nag-rest. Kasi ang aga namin gumising. 6, ano ata? Ang 6 dito, maaga pa yun kasi. Madilim pa kasi ang 8 a.m. dito, bas pag winter time. And then, ano, kagabi natulog kami, is 2 a.m. na ata. Kasi around 1 ata, nagising din si Francine. Nagising siya, nag-nosebleed siya ba? Tapos lagi na siya nag-nosebleed, pero naano naman namin yan, guys, sa doktor. Tapos may nireseta lang na yung parang ilagay sa ilong. Pero ganun pa din, bumabalik pa din siya. Pero anyway,
bumalik ako kasi wala na naman tayong, hindi na naman matapos yung video pag hindi tayo bumalik. So, yung chika tayo, kikwento ko sa inyo, dito tayo sa sala kasi natutulog na si Francis. At hindi ako pwede dun sa kwarto. So, dito tayo magchika-chika. So, share ko sa inyo ang experience ko sa kanina sa MRI at saka EEG na first time ko guys na mag-ganon kasi no, na hospital lang ata ako sa Pinas nung nanganak ako ka Ayla, yun lang. At never ako na hospital nung sa pagkakaalam ko nung malaki na ako. Yun nga guys, kinabahan ako kasi si Frank hindi pinapasok. Ako lang kasi ano na naman kami dito, ang taas na naman cases at lockdown na naman kami, di ba? Mas mahigpit na naman yung mga ospital and so on. So yun nga, papasok ko guys dun sa MRI. Madami pala siyang room. Hala, nabling-blink naman. Uy, giatot. So, abilisan natin. Pagpasok ko, para siyang may... Nasok ako doon. Naglagay ako, nilagyan nila ng AirPods. At saka, headset ba? Yung headset na parang, ano... Tapos, pagpasok ng kulbaan dyan ko, guys, na ano ko, pistot. Uy, tapos ako lang mag-isa ba? First, tanggal nila yung mga damit ko at siyempre German, di ba? So I try to understand also na sa kanilang German language. Yun ang mahirap pag hindi ka makapag-German tapos si Frank hindi pinapapasok. Mahirap kasi ano, hindi ko sila maintindahan. Kaya minsan pag hindi ko na talaga kaya, sinasabi ko, sorry, I'm not really good in Deutsch. Kasi ina-understand ko sila guys pero hindi mo talaga ma-understand minsan kasi paspas ang dali nila ang mag-ano nila ba ang paspas nila magsalita tapos hindi mo maintindihan. So yun nga, pumasok, mabait naman yung mga ano guys, mga doktor na dito at yung mga hospital staff. So pumasok mo guys, maingay siya tapos meron siyang parang beatbox ba yung madidinig mo. Mayroong, I think it took 10 to 40 minutes pero hindi ata yun umabot ng 40 minutes yung MRI ko eh. Tapos yun nga, hala, hindi ko pa nga nabalik yung ano ko, o-ring at saka yung earrings, tinanggal ko siya. And then yun, parang may ano siya, nilagay siya dyan tapos nakaano ka, nakatingin ka sa taas pero nakita ko yung paa ko. So basta yun, then sa EEG naman marami siyang nilagay dito guys sa ulo ko. Ganyan. Then, nag-antay na naman ako sa ibang ano naman yun, department. Nag-antay na naman ako doon. Tapos, it took 20 minutes lang. Dayon, in last 10 minutes, pina-open. Open ang eyes ko. Open your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Ganyan niya ako. Tapos, English naman yun siya. Kasi sinabi ko na agad, pagpasok ko, sinabi ko na agad na hindi ako good sa Deutsch. Para walang problema ba. So, ayun nga. Sa EEG, meron na isang nilagay-lagay dito. And then, yun, hindi siya masakit. Wala kang maramdaman. Parang normal lang. Relax. Nag-relax ka lang dun. Akala ko kasi mayroon mga kang madamdam. So guys, nalobat ako. So nag-transfer ako ngayon sa phone. Kasi hindi ko pala siya na-charge. So ayun nga, ang pag sa EEG, hindi din masakit guys. I think mas natakot ako sa MRI kasi pinasok ka sa ano eh. Ipapasok ka doon tapos hindi naman ako claustrophobic o natatakot na yung bitong mga maliliit na ano. Pero grabe yung kaba ko doon eh. Para akong mag-jug-jug-jug yung heartbeat ko. Ang lakas siguro that time. So, yun nga. And then sa EEG, balik tayo sa EEG. Sa EEG, mas madali siya kasi maglingkod ka lang, nakaupo ka lang tapos nilagay yung mga ano dito, electrodes. And then, yun, madali lang siya. And then, wala ka talagang maramdaman. So, ang result noon is malalaman ko sa January 25, babalik ako. So, malalaman na natin kung ano tong nangyayari sa ulo ko. Pero I think, wala lang to. Bugat-bugat ba sa Bisaya, guys. And then, siguro sa mata ko din, hindi pa kasi ako nakapagpa-check up ng mata ko. Siguro, sabi ng doktor, after ng ito, yung test na ginawa sa akin pag
pag normal lahat to, sabi niya iba, i-refer niya ako sa doktor ng mga sa doktor ng mga mata, ophthalmologist, para patingin naman ako sa doon kung baka ang cause ng headache ko lagi is sa mata. And then kung tatanungin mo naman ang mama ko, ang cause daw ng headache ko is bughat o pasmo-pasmo. Kasi alam niyo naman, 'di ba, ang kain ko dito hindi on time, at saka pag umaga minsan breakfast, lunch, isahan na kasi sa wala nang ato talaga, guys, ba time sa hindi, no, hindi to ma hindi maintindihan ng iba ba. Pag mayroon kang anak, marami kang sama ko na may toddler ako at mayroon akong Francis na baby, mayroon pa akong mga malalaki, ang isip mo ba eh? Tapos wala kang ma-mention dito na kapatid or mama na para tumulong sa iyo. So I think mo itong reason, mo ito ang cause ng aking headache lagi. Hinawakan lang ko, kalang ko lang kasi kayo. So ayun, guys, yung experience ko dito dito sa Germany, guys, kahit kung ano yung mga mararamdaman mo, check up ka agad. Tapos dito lang ata ako nakapag-ano talaga na magpa-check up kahit ano itong mga maliliit na inano mo, na experience. Kasi ito si Mister, pag mga ganyan-ganyan, guys, ayaw niya na baliwalain, dapat check up ka agad. Kasi dito kasi, cover naman kasi ng health insurance yung mga ganyan. Tapos, nagbabayad ka, of course, every month. Like, yung insurance nyo sa family, health insurance, at pati yung mga bata. Kaya kung meron kang binabati, meron kang nararamdaman na hindi maaya-aya, sama yung pakiramdam, no, pinapa-check up niya ako kaagad. So ayun, and then so yun yung experience ko na sa ano, hindi siya masakit, hindi siya, wala kang nararamdaman. Natakot lang ako sa MRI kasi yun nga, ipinasok ka nga, di ba? So ayun na, guys. So that's it. Yun kan, share ko lang sa inyo ba yung experience ko. And then si Frank, nakatingin si Frank sa akin. So that's it, guys, ang ating video for today. Picture pala ng mga bata, guys, sa ganun. Yun yung anak na lalaki ni Frank, si Vanessa, si Francis nung baby pa, newborn pa siya, si Ella, si Francine, at yung mga picture namin. So ayun, that's it for our video today, guys. Thank you all for watching, and I hope to see you again on our next video. Bye bye, and have a good night, everybody, and God bless us all.